Hi, what's up mga bro? Intro-an lang natin to. Gagabi tayo ngayon ng ano, ng RPM gauge or tachometer. Yan, nalagang lagi ako na ng mounting spot. Kita nyo ba? Yan o. Ano yan, epoxy mold. Ginawan ko lang, epoxy mold. Para dyan natin yung mamount. Ano? Ang magandang kasa. Parang mas okay. Kitang kita, nasa gitna. Yan. Galing ako ng ano ng electronic shop. May Mabalakat sa Dau. Bumili naman ako ng soldering lead siya ng ano, ng shrink tube. Yan. Para malinis yung wiring natin. Ano? Balikan ko na lang kayo. Uwi muna ako. Tapos kabit na natin. Yung ating tachometer or RPM gauge. Ano? Let's go! Alright, kabit na natin to. Yan, ito yung ano natin. RPM gauge tachometer. GNS ground dense go and stop. Go and stop. Motorcycle LCD display series. Nabili ko ito sa Shopee, mga sa 650. Yan, tapos may shipping. Yan natin yung laman. Ito yung unit. Tapos meron siyang manual. Itong manual na to, nabasa ko na to eh. Mga settings niya, yung mga wiring, makikita niyo yun dyan. Ito yung actual unit. Yan, kasama 3M tape. Tapos ito, may tatlong wires. Yan, tatlo. Yung black, red, tsaka green. Ang black wire, negative, red wire sa power. Nakakapit natin yan sa ignition para pag naka-on lang yung susi, saka lang siya mabubuhay itong RPM gauge. Tapos itong green, ito yung signal sa pulse. Ayan yung babasa ng revolutions per minute na base sa pulse. Kukonnect naman natin to sa bandang ignition coil. Nabaklas ko na rin itong ano, mga fairings. Tiyanay ko na yung mga wirings kung saan ako magtatap. Sinetapan ko na. Yan, pwede na tayo mag-wiring. Pero pakita ko muna sa inyo yung paglalagyan natin. Kasi ginawa kaya ng mounting eh. Mounting spot dito sa may ibabaw. Pakita ko sa inyo. Yan, yan yung mounting spot niya. Ano yan? Epoxy mold. Yan yung pinapakita ko sa inyo kanina. Yan, nilagyan ko na rin ng 3M. Bali nakahulma yan. Yan, pati hindi mo nakikita mapakita sa loob. Nakahulma yan. May 3M tape dun sa ilalim, nakadikit. Sa gilid meron din, sa mga gilid-gilid. Yan. Yan natin imamount yung tachometer natin. Yan dito. Yan, parang sa gitna siya. Yan. Yan yung magiging itsura niya. Yes, no? May wiring na natin to. Kabit na muna natin dito sa mounting nya. Yan, kung ano, discardihan nyo na lang sa motor nyo. Saan nyo siya pwede mount, ano. Itong sa akin kasi naka naked handlebar. Converted. Yan, kaya ito yung pinakamagandang pwesto na pwede kong paglagyan. Itong RPM gauge natin. Ito na ginamit ko, itong 3M tape ko. Yan, tapos dikit na natin itong tachometer. Igit na ako lang. Yan. Pagit na naman. Yan ako lang ng konti para hindi ang kapit. Ano? 30 seconds. Yan, okay na yan. Tapos ayusin ko muna tong cable management nya. Alright, ito na yung wire natin ng ano, ng tachometer. Yan, pinagapan ko na pababa. Dito kasi yung pagkakabitan ko. Ito yung accessory wire ko. Yan, fuse stop yan via fuse stop.
Ito naman yung negative wire ko, recto sa battery. Yan, yung mga linya ko yan ng ano eh, mga circuit ko sa motor. Yan yung kill switch, busina. Yan, dyan nakakabit lahat yan. Kaya dito ako magta-tap. Pwede mo rin niya itap sa harness. Sa yung saksakan ng headlight. Yung kadugsong nun, buksan mo yun, hanapin mo yung ano, black-brown wire. Yan, yun yung sa positive. Accessory wire yun eh. Tapos hanapin mo yung green wire doon. Green black yata yun. Yun naman yung negative. Pwede mo din itap. Ito nga sa akin, dito ko na itatap. Yan, ito. Tapos ito, mahaba yan, diba? Kinalupa ko na lang yung wire niya. Parang ito lang yan. Nilahila ko lang na ganyan. Yan. Yan. Ah, ganyan. Para etong green, ito kasi sa ignition coil natin ito ilalagay. Pwede kayo ilagay dyan. Tapos pagdadaanin ganyan dito. Ito ganyan. Ito papunta to ng ano. Or ito. Itong isang to. Papunta yan ng ignition coil. Yan yung wire na ignition coil. Galing yan sa computer box. Yan. Ito. O ito dito. Red tsaka black. Yan. Tapos ito papunta sa ignition coil. Yan. Tadaan natin yan. Diba? Mas malinis yung tingnan. Bruto ko na ng tape yung green wire. Sinama ko yung yan yung rubber. Yan ito. Pupuntayin natin yan sa ignition coil. Connect na muna natin to. Itong positive tsaka itong negative. Yung positive nung tachometer sa ano nga. Sa accessory wire. Yan i-strip natin. 22 gauge yan. Yan, ito yan. Si negative. Puntang ground. Yan, 22 din. Ganda, meron kayo nito. War stripper. Mga sizes yan. Disconnect na natin. Ito yung accessory wire ko. Napala bago kayo mag-tap ng wire ah. Dapat nakatanggal yung battery nyo. Kahit tanggalin yung negative terminal. Tanggal yung negative terminal nito sa akin. Good practice. Pag mag-wiring kayo, tanggalin yung battery. Makakuryente kayo eh. Malakas din yan, 12 volts. Pag-ground. Yan, nakonekta natin yung positive sa accessory wire. Namang negative dito. Ito sa negative papuntang battery. Rektang battery na to eh. Yan, nakita nyo ba? Yan, negative positive. Kinangan na lang natin bago natin i-seal ng electric tape. Kinangan natin to para mas matibay ano. Mag-solder kayo, kailangan laging malinis yung tip. Ah, painitin muna natin yung wire. Pasahan natin, didikitan ng LED. Ah, para maganda yung gapang, diba? Ito naman isa. Masya natin yung tip. Hindi na padikit dun sa wire eh. Pinitin natin yung wires. Buwasan natin, lagyan ng soldering LED. Ang gagapang na yung LED dyan. Basta mainit yung wire. Dito sa positive tsaka sa negative. Ito sa inyo. Yan. Ganda ng pagkakaluto ano. Isa hilaw. Try siya.
At yung balutan niya ng electric tape. Balutan ko ng electric tape to. Tapos dito tayo sa ignition coil. Ito ang kakabit natin. Yung signal wire ng tachometer. Yan, balutan ko ng tape yung wiring natin. Positive at negative. Yan, marinis na yan. Tapos ito naman, itong green wire or yung signal wire ng tachometer. Sama natin ngayon dito. Papunta to ng ignition coil. Ito. Yan, balutan ko rin ng tape para malinis. Sama ko na siya doon. Alright, yan. Ano ko na yung wire ng ignition coil. Nagsama ko na. Tinanggal ko na muna sa routing. Ito yung wires ng ignition coil. May dalawang wire yan. Ito yung green natin na galing sa ano. Sa yung signal wire ng RPM gauge natin. Itong dalawang wire ng ignition coil, ayan, may code, kulay yan, or color coding yan. Yellow blue or yellow green. Ito yan nakakabit. Ito yung ignition coil natin. Kaganyan yan dito. Doon, nakakabit yan doon. Dito yan. Ito. Ano ko, ito yung ano eh. Positive input. Yan, ito. So, dito natin ikakabit sa positive input. Ito naman ang black wire. Yan. Ito yung nasa taas na ignition coil. Yan, dito yan. Meron niya ang kulay. Yan, black. Black sa black, ito. Yellow green or yellow blue dito sa baba. Dito natin siya kukonek. Yan. Dito siya kukuha ng pulse. Itong signal wire natin. Kabit na natin itong green wire. Sihinang din natin yan, syempre. Malinis. Ayan. Green wire ng or signal wire ng tachometer, RPM gauge. Dito natin ikakabit. Positive input ng ignition coil. Ayan. Sihinangan natin. Kita nyo ba yung battery? Naka-disconnect yan. So, pag mag-wiring kayo, disconnect yung battery. Ayan, negative pala to. Positive, hindi ko na tinanggal. Painitin muna natin. Pusahan natin yung pagapangan ng solder. Ayan. Hindi mga kadali. Ayan, balutan ko na lang din ng tape to. Tapos okay na tayo dito. Pwede nating ikabit sa ignition coil. Ayan, balik ko na rin sa routing. Ayan, ulit dito yung pinagtapan natin. Ito sa baba. Itong black wire dito. Ayan. Yellow, green, yellow, blue. Ayan dito. Black dito. Yung connection na ignition coil. Balutan ko na lang ng tape to. Ah, nakabit ko na yung routing niya. Ito. Nakabit natin to. Dito. Ito yung pinagtapan natin. Alam niyo isa. Black wire. Dito. Nakabit natin yung ignition coil. Nakipit lang. Ano, okay na tayo dito. Kabit na natin yung battery tapos testingin na natin ano. Alright. Wala yung cable routing ano. Yan, pababa yung kable. Pababa yan. Ito. Yan o. Ito, yan. Pababa. Yan, kasama yan dito. Sinama ko yan dito. Tapos pababa yan. Dito. Yan. Tapos ito. Yan. Ito yung positive at negative natin. Ito. So, ito yung papuntang ignition coil. Yan yung routing na ginawa ko. Yan. Discarte nyo na lang yung routing nyo. Sa yung install sa motor nyo. Testing. Yan, gumagana. 0 RPM. Start natin motor.
idle. Yan, bumaba na yung idle. Yan natin mag-steady. Seven, 1.8 ang idle ko. 1.6. Rev natin. Ayos. Set natin yung settings na may turo ko sa inyo. Kaya yung mga functions niya. Alright, settings naman tayo. Ayan. Kuha natin yung ano, yung ignition. Ayan. So, nakaset siya ng RPM. Ito yung function button. Ayan. Pakita rin yung mga functions niya. Press mo ng isa yan. Lalabas yung max RPM. Pwede mong iset. Pwede mong babaan. Ayan. Hindi natin mahihit yung 15,000 RPM. Eh. Sabog na makana natin yan. Tapos, next button, total hour. Ang alam ko ano to, kung ilang oras na yung tinakbo ng makina mo, na overall, na nakabukas to. Total hour. Tapos, next button, A. Parang trip A, trip B. Pero, R siya. Yan, bawa, in-start mo to, itong trip A. Mararecord niya yung biyahe mo, unang biyahe mo. Yan, tapos meron ding B. Yan, pero oras siya. Kung ilang oras kang bumabiyahe. Tapos next button, yan, voltmeter. Meron siyang voltmeter. Yan, 12.2. Patay ang makina. Pag binuksan natin, tataas yan. Buksan natin. Yan, naging 14 volts. Yung reading, nakabukas yung makina. 14.1. Tapos pag pindit mo ulit, bagay siya sa RPM. Yan, yan yung idle RPM natin. Idle RPM. 1.6 ano. Yung under, tingnan natin kung ilan na. Sa 4,000. 3,000 plus. Yung kagat ng clutch lining. 3,000. Bago ako mandar. Ngayon, set naman natin yung ano, or sana naman tayo sa pulse, yung pulse settings. So, yun yung bibilang ng ano, spark ng ignition natin. Kasi, ang 4-stroke engine, ano yan eh, dalawang stroke, isang ano, revolution ng crankshaft ng sigunyal. So, 4-stroke, bali, dalawang revolution ng sigunyal. Yun yung ano, revolutions per minute RPM. So sa 4-stroke engine, yung apat na strokes na yon or dalawang revolution sa gitna nun yung spark, yung spark plug mag-ignite. Yun yung pulse, one pulse. So dalawang revolution, isang pulse sa 4-stroke engine. Yan, 4-stroke single cylinder. Enter natin sa ano, sa settings ng pulse. Long press nyo lang itong button. 3 seconds. Ayan. 0.5 pulse per revolution. Ayan. Yan ang reading ng sa akin. Yan ang settings ng sa akin kasi every other revolution bumabasa ng pulse eh, or nagpo-produce ng pulse yung ano ko, yung makina ko. Kaya 0.5 lang. Kapag ginawa mo yung 1, pindutin mo ito para maging 1. Long press mo ulit. Mahati yung RPM niyan. Nakita nyo? 870. Nahati siya. Kasi ginawa nating 1. Kaya kailangan 0.5 lang. Ayan, pag dinoble mo yan, dun tayo sa RPM na tama. Set ulit natin ng 0.5. Ayan, 0.5. Ayan, 1.7 na ulit. Ngayon, meron din mga 4-stroke engines na ano, ha? Na merong false spark. Ibig sabihin nun, dalawang spark siya. Kada dalawang revolution. Yan. Itong sa akin, wala siyang false spark. Ito nga, dalawang revolution, isang spark. Ayan yung idle RPM naman. Yan, malalaman mo rin yan sa specs ng motor mo.
or dun sa ano, sa user manual o minsan sa U-box nakalagay. Yung sa akin meron eh, sa loob ng U-box nakalagay doon idle RPM 1700 plus or minus 10. Ayan, tama tayo, malapit tayo sa range. So basta hindi mo binago yung minor mo ah. Ito medyo hindi ko lang nakaset tong minor nito eh, pero factory reset namin to eh, factory settings nung pinatrottle body. So may kasa ako, naalala nyo. Ayan yung idle RPM natin. Tingnan nyo na lang ah, magla low speed cruise ako. Uwi na ako dito kasi may likod eh, may court. Sa garahe. Patay na natin. Yan. O, test ride din natin to para mas maganda. No? Bigyan kayo ng review. Alright, what's up mga bro? Yan, bigyan ko na kayo na ang review nitong ano. Tachometer natin. RPM gauge. Yan, ang bumibilang ng ikot ng segunyal natin. Revolutions per minute. At RPM. kung isa-search nyo yung ano, no? Yung spec sheet ng Honda. Honda Beat. Makikita nyo yan, ano, ang may values yan. In general, siguro, sa mga Honda Beat. Yung torque nya, ano to, engine specs, yung power. Yung torque nya, around, ano, nasa 6,500 RPM maximum torque. Hindi ko lang matandaan yung ano eh, kung ilang newton meter, pero i-post ko na lang dyan sa ano, screen. Yan, ayan yung specs nya. Tapos yung max horsepower, dalawa yung nakita ko eh. Isang ano 7,500, yung isang 8,000. Ewan ko, walin yung totoo. Kasi ano eh, wala yung sa mismong Honda na website, wala nakalagay eh kung ilan yung power nya. Yan, yung max horsepower tsaka yung ano, max torque. Pero yan, yun yung magiging basis natin ngayon. Ibig sabihin ng torque, yun yung pinakamalakas na buhila nya, yung pag binaon mo yung throttle. Yan, yan sa akin, ito nya, pumapalo ng around 6,000 plus unang baon na yung gusto mo ng umarangkada. Walimbawa pag overtake ka, tingnan nyo, try natin baon. Ayan, 7 na nga eh. 7,000 RPM, ibig sabihin nandun tayo sa range na yon. Pero actually hindi mo talaga malalaman yung exact values nyan kung hindi mo ipapadyno, dyno test yung motor mo. Mas accurate kasi talaga yung ano, dyno syempre. Doon malalaman yung ilan yung exact values ng ano mo, ang max torque mo tsaka max horsepower. Yan yung max horsepower naman. Ano yun eh, dulo yun eh. Namabot naman tayo sa 8,000 RPM plus. Parang 8,000 nasa 100 kph na ako eh. Tapos pag dumudulo na, yun, lumalagos siya ng 8,000. Try lang natin i-top speed siguro kung maluwag. Ha? Kung marami sa kaya, huwag. Delikado yun. Kailangan maayos tayo magpatakbo dito. Medyo maigpit ngayon dito eh. Ano, yung unang baon niya nasa 6,000 RPM. Maka-accurate to itong ano, itong RPM gauge na to, tachometer. Tama yung value. Tsaka responsive. Kita nyo, 5 digits. Meron kasi ako nakikita ng mga ano eh, na 3 digits lang as times 10. Yan, hindi kagaya nito 5 digits. Yan. Pero hindi mo na maabot yan ng 10,000 RPM.
Sobrang bilis na no, baka sumabog na makina mo nun. Yan o, lakas na hangin. Nakabot kaya ito ng ano, ng 8,000. Wala sa hangin eh. Napipigilan tayo ng hangin. Pero nung nakaraan niya, yung hindi salubong ang hangin, napabot ko ng 8,000 RPM tong ano, tong takbo ko na 100 na yan, yung cruising 100. Paabot ko yan ng ano, ng 8,000 RPM. Hindi salubong ang hangin nun, syempre. So, may factor din yan eh, pag salubong sa'yo hangin. Hindi masyado makaka-RPM yung motor mo, napipigilan kasi. Hindi siya makakaikot ng mabilis, mabilis. Pero at least andun tayo sa range. Tama yung range natin. Sa high speed, ano? Okay, sa 8,000. Na cruising lang tayo, lakas ng hangin eh. Ikot-ikot lang ulit tayo dito sa Clark. Ay nga pala yung ano ko, set ko ngayon. Sabihin ko yung set ko. Nakaano ko, nagpalit ako ng center spring eh. Minalitan ko ng ano to, 900 RPM na Honda Click center spring. Yan, yung gamit ko kasi kahapon yata, ano, yung 1000 RPM na NCY. Yan, bilis oh. Wala pa kasi 8,000 RPM na ano na, 109 na. O siguro dahil naglambot ako ng center spring. Noong 1000 RPM kasi yung gamit ko, mas matigas yun, mas may RPM yun bago siya bumuka. Yan, yun lang din yung halos yung explanation nun eh. Ang ganyan lang din. Ikot tayo dito ah. Oop, yeah. Tulit tayo. Saan? Sa tabi ng SM. Putin ulit natin Clark. Clark loop tayo eh. Ganda ng bigay. Mas gusto ko kasi itong ano, itong 900 RPM na center spring ng ano, Honda Click. Pang solo. Kung may angkas, medyo hirap to. Gantong setup, hirap siya pag may angkas. Okay na sa akin to, pang solo lang. Tinatono ko lang ng pang solo ngayon. Ayan, yung set ko pala, para sa mga hindi nakakaalam. Nakaano ako, nakapanggilid ako. Gamit ko na pulley set, Sierra Speedtec. So iba yung ano nun, profile nun. Compared sa stock. Na siya, kalkal pulley. Na pulley drive face, ayan. Tapos gamit kong bola, DLH. Na 8 grams. Overtake muna tayo. Tapos center spring ko or torque drive muna. Gamit ko yung torque drive ano. JVT na GY6 torque drive. Yan. Tapos doon ko siya nilagay sa straight groove. Yung 2-way, hindi yung may pakurba. Yan, straight groove na JVT. Cruising lang tayo dito. Tapos talaga ng hangin eh. Nakatakot magmabilis pag malakas ang hangin. Baka tayo yung mga tumba. Ano. So, tapos center spring ko ang gamit niya ngayon, yung stock center spring ng Honda Click. Yan. 900 RPM yata, mas mataas siya ng konti sa stock ng ano eh, ng Honda Beat na center spring. May kulay violet. Yan, yan ang gamit kong center spring ngayon. Tapos stock clutch assembly, clutch lining, yan stock. Stock din yung clutch spring ko. Yan, yan yung set ng panggilid ko ngayon. Yan. Sa ano naman, sa pulley naman pala no, banggitin ko na rin yung magic washer na gamit ko. O, tinanggal ko na yung stock washer ng Honda, yung stock washer natin sa ano, drive face. Ano yun eh, 1.9 mm. Nagawa ko, pinalitan ko ng ano, ng Mio Sporty na washer, nasa 1.2 mm yun. Yun kasi yung ano, tamang hakab ng belt ko na patong sa bushing, tapos saktong-sakto yung fit niya sa pisngi ng ano or sa magkabilang side ng drive face at ano, pulley. Yan, saktong-sakto siya doon. Magdedepende yan sa belt nyo yung paglalagay ng tuning washer, kaya tuning washer gamit yan eh. Plus na kakina. Pero mabilis pa rin yan ha, hindi ba tinotodo. Cruising lang tayo, cruising lang tayo ng mga 90. Medyo paliko-liko din dito eh. Kaya pala ako naglagay ng ano,
ng RPM gauge para mas may basis ako kapag nagtotono ako. Pwede mo kasi yung iba kasi sa RPM eh, pag nagtotono ka. Kasi diba, andun na yung ano eh, baseline ka na eh. Though ano yun, general yun na baseline. Ang tunay talaga na magandang baseline pag pinadayo mo yung motor mo. Sa lahat ng makina, magkakaiba yun ng power delivery. Magkaiba ng max horsepower at max torque. Yan. Ayun yung power band. Pero at least ngayon, meron na tayong basis. Ano? Mas madali na, hindi na tayo nang papakaramdaman mo lang. Yan. Kung ano yung nahihit nating RPM. Yan. Wow, okay na rin to ha. Click na ano, center. Mababa lang RPM niya. Pero matulid. Pero kung gusto mong palabasin talaga yung power, ano? Ayun, nasa 8,000 sa Honda Beat. Sa makina ng Honda Beat ko, ayaw ko lang ha. Nagdidepende kasi yun eh. So, mag-trial and error kayo. Basta hindi kayo nakawala ng dulo. Yan. Ay, di ko pala nabanggit. Naka-ano ko. 13T na secondary gear. MTRT na 13T. 12T kasi yung stock eh. Kaya ako nagagaan ng bola na sobrang gaan. Alam niya naman yung stock na bola ng Honda Beat, di ba? 15 grams. 8 grams gamit ko ngayon. Yan. Tinotono ko nga ngayon ng pansolo. Nakuha ko na yung tono na pangmayang kasi. Ano, 1K center tapos 10 grams naman. Yan. Malakas siya kahit mayangkas. Kaso hindi ganong dumadulo. Yeah. Sakto lang din yung arangkada niya. Swabe lang, maganda siya pang long ride. Ayun yung tono ko sa ano, sa set ko ngayon na pang may angkas. Yung ngayon tono ko nga pang solo. Kaya nagpalit ako ng 900 na ano, na center spring. Kasi yun na magdidikta ng palit mo ng ano, gear ratio, center spring. Yeah. Kaya ang ganang bola kasi yan yan. Kasi yung magdidikta ng RPM kung kailan ka andar. Kailan yung pinakamalakas na under mo. Yan. Doon ko mag-start ng RPM. Gano'ng kagaan yung bola. Yan. The more na mas magaan yung bola, mas mataas na RPM ka bago mandar. Yan. Gigits nyo rin niya kung ano, nagtotono na kayo. Yan. Ito, maganda yan. Pag magtotono kayo, bili kayo ng RPM gauge. Magandang investment. Yan. Gusto ko talaga to kasi nga, yan, 5 digits eh. Di yung 12.1, ba? 1.2, ano? 1.2,000 o 1.2 RPM, 12.1 na nakalagay. Ayaw ko ng ganun eh. Hindi masyadong responsive. Tinan nyo to, kada piga mo, ganda ng response ng sa RPM sa digits. Kitang-kitang-kita mo. Ah, maganda. Accurate siya. Ayan nga, settings natin 0.5. Every other crankshaft rotation kasi yung spark ng ano, ng spark plug natin. So, yun yung pulse. One pulse yun. Hinatiin natin. Kasi dalawang rotation na yun eh. Dalawang rotation, 0.5. Para tumama yung reading. Palagay ko yung mga link ah, ng mga na, ng, yan, yung ano, digital tachometer na yan. Ganda, sarap gamitin. Ang dali na magtono. Salamat pala kay Jason. Si Jason na nag-post niyan eh, nakita ko. Uy, ayos to ah. 5 digits. Kasi nga, nakikita ko dati 3 digits lang. Ayoko nang ganun. Ito yung nakita ko to, add to cart agad. Hinanap ko agad sa Shopee. Yan. Binili ko na para meron na ako ng ano, RPM gauge. Meron din mga ibang motor na ano, may RPM gauge na. Scooter, Aerox ata meron eh. Ayun ko lang kung siguro accurate yun. Built in na yun eh. Kasama na yun sa motor eh. Mas madali din magtono pag Aerox motor nyo. May RPM gauge na. O, ganun lang din ang installation nito sa mga ibang motor. Hanapin nyo lang ignition coil nyo. Yan. Bus agad gas ko ah. Ito problema ko dito. Lakas sa gas. 8 grams. 1 bar na lang oh. Diretso pa gas na tayo. Abulin natin tong green. Abol! Ako, stoplight na naman. Minor na, minor. Lakas talaga sa gas. 8 grams.
10 grams medyo okay pa eh. Medyo okay pa sa akin ang gas consumption ng 10 grams eh. Ang 8 grams talaga, pero talaga namang ano, para may turbo. Parang binubunot na malakas yung pagbaon. Lakas ng puwersa, sumisipat talaga. Kaya lang, malakas sa gas. More RPM, more power. Huwag ka lang sa sobra ng RPM. Pakilagay mo dyan, 5 grams eh. Patay ka. Pababa na power nun. Siguro. Around 8,000, around 9,000 siguro. Baka wala ng power. Pababa na. Ano ko nga kasi, nasa 8,000 plus RPM. May power pa eh. Hindi pa siya pababa. Dumudulo pa siya eh. Testing nandito, tapos diretso pa gas. Alas sa hangin, daming sasakyan. Oh, negative tayo dito. Diyo na lang tayo ng konti. Lakas ang hangin. Para 5 lang. Lakas oh. Pag-asa tayo. Nagpag-asa tayo. Wala eh, lakas ang hangin eh. Tayo baka dulo. Negative. And then yung isa sa factor, yung wind drag. Sa lubong sa hangin, hindi mo talaga makukuha yung top speed mo. Pero okay na yan, halos sa top speed na natin kanina, na noong una. 109. Hindi ka na nga napansin eh. Bilis na pala ng takbo niya. Eh medyo nawala yung hangin dun eh. May banda doon sa kabila. Dito ka siguro tapusin yung vlog, no? Lagay ka na lang yung link nitong tachometer. Orderin niya lang sa Shopee. Hanap na lang ako ng pinakamura. Nagmahal na yung ano eh. Nabili ko yun. Nag-1.5 eh. Nakasay lang yata yun eh. Ayun, tigsa 700 yata, 900 na pinakamura. Lagyan na yung link. At tapos ikan yung vlog. Ride mga bro, ride safe.